Nagsisimula ang anime sa isang lalaking nagngangalang Kelvin, nakakagising lang sa isang bagong mundo. Dahil hindi na niya maalala ang nakaraan niyang buhay, naguguluhan si Kelvin sa nangyayari sa kanya sa mga oras na ito. Sa oras na iyon, lumilitaw ang isang icon ng menu, tulad ng sa isang laro sa harap niya. Sa screen, may nakasulat na Welcome to Another World. Agad niyang pinindot ang start button sa screen nang walang pag-aalinlangan. Biglang may lumabas na boses ng babae mula sa menu at tinatanggap siya sa mundo ng isekai. Sinabi ng babae na si Kelvin ay kasalukuyang reincarnated sa isang fantasy world na puno ng magic at mga espada. Nawala na pala ni Kelvin ang kanyang mga alaala noong nasa dati niyang mundo. Ang menu ay nagpapakita rin ng stats ni Kelvin at nagpapakita na siya ay may medyo mataas na antas ng summoner. Nang malaman ito, nakaramdam ng saya si Kelvin at pinuri ang sarili. Naisip niya na siya ay isang mahusay na propesyonal na manlalaro noon. Iminungkahi ng babae na pumunta siya sa isang kalapit na bayan upang magparehistro bilang isang adventurer sa lokal na guild. Habang naglalakad sa gitna ng kagubatan, nagsimulang magtaka si Kelvin kung bakit laging sinusundan siya ng menu. Ang boses pala ng babae mula sa game menu ay boses ng reincarnation goddess na si Melfina. Bago muling magkatawang tao si Kelvin, nakipagkasundo na pala ito kay Melfina para maging subordinate nito. Samantalang dati, hindi siya naging subordinate ng sinuman dahil isa siyang diyosa. Pagdating sa pinakamalapit na bayan, ipinaliwanag ni Melfina kung bakit kailangang muling magkatawang tao si Kelvin sa isekai world. Kaya sa kanyang nakaraang buhay, namatay si Kelvin sa isang aksidente dulot ng kapabayaan ng isang Diyos. Dahil sa pagkakonsensya, humingi ng tulong ang Diyos kay Melfina para mabigyan siya ng bagong buhay. Sa kanyang nakaraang buhay, nakita ni Kelvin ang tunay na anyo ni Melfina. Noong panahong iyon, nine love siya sa kagandahan nito, maging ito ay nagpahayag ng kanyang nararamdaman at hiniling na sumama sa kanya. Dahil sa pagkabagot at hindi nakakakuha ng bagong assignment bilang reincarnation goddess, nagpa siya si Melfina na tulungan si Kelvin at sumama sa kanya. Tinanong ni Kelvin kung maibabalik ba niya muli ang kanyang alaala. Ipinaliwanag ni Melfina na siya ang humiling sa kanya na burahin ang lahat ng kanyang alaala at ipagpalit ang mga ito ng superpower magic ability. Tingid sa kaalaman niya, noong sa nakaraang mundo, sinabi ni Kelvin na mamahalin pa rin niya si Melfina kahit na wala na ang alaala nito. Nang malaman niya ito, namula siya at tinakpan ng dalawang kamay ang mukha. Pagkatapos noon, tumakbo si Kelvin habang nalilito sa kanyang pag-uugali sa kanyang nakaraang buhay. Pero naiisip din niya na kung may in love siya kay Melfina, ibig sabihin ay talagang maganda ang mukha nito. Na-curious si Kelvin kung pwede na ba siyang mag-utos kay Melfina ngayon. Ngunit ipinaliwanag niya na kailangan pa rin niya ng isang malaking halaga ng MP kung gusto niyang utusan siya, na ang kanyang kasalukuyang antas ay hindi pa rin magawa yon. Pagdating sa guild office, nakilala ni Kelvin ang isang babaeng receptionist na nagngangalang Ange. Pagkatapos nito, pinuna niya ang registration form para maging isang adventurer. Sinabi ni Melfina kay Kelvin na itago ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang S-rank summoner. Ayon sa kanya, bihira pa rin ang trabaho bilang summoner sa mundong iyon, lalo pa ang isang S-rank summoner na tulad niya. Kung malaman ng sinumang pinuno ng estado na siya ay isang summoner, siya ang kanilang magiging target. Matapos punan ang registration form, nakuha ni Kelvin ang kanyang sertipikasyon bilang isang adventurer. Ngunit kailangan niyang magsimula sa pinakamababang ranggo, na ang antas ng F. Upang mag-level up, dapat niyang tapusin ang 10 sunod-sunod na misyon. Hiniling niya ang registration officer para sa gawain ng pagiging isang baguhan na adventurer. Sa sandaling iyon, inalok ni Ange si Kelvin ng 3 pirasong papel ng misyon, na may pagpipilian ng mga misyon upang mangulekta ng mga halamang gamot, talunin ang 30 slime monsters o maghanap ng isang pusa. Iminungkahi ni Melfina kay Kelvin na talunin ang 30 slime monsters. Tinanggap niya ang kanyang mungkahi at inirehistro ang misyon kay Ange habang binibili ang pinakamurang wand. Pagkatapos noon, agad na umalis si Kelvin at nagpa siya na tapusin ang kanyang misyon na kumita ng pera para sa pagbili ng pagkain at pagrenta ng matutuluyan. Long story short, nakakita si Kelvin ng 3 asul na slime monster na nagpapahinga sa isang kagubatan.
Agad niyang nakilala ang tatlong asul na slime gamit ang kanyang magic. Tumalabas na ang paraan upang mapaamo ang mga ito ay kailangan niyang talunin ang tatlong slime nang hindi pinapatay ang mga ito. Nagpasya siyang atakihin sila nang hindi ginagamit ang kanyang mahika, ngunit gagamitin lamang niya ang kanyang mga pisikal na kakayahan. Pagkatapos nito, inatake ni Kelvin ang slime monster gamit ang kanyang napakahinang pisikal na kakayahan. Dahil dito, pinaglaruan pa siya ng tatlong asul na slime. Para sa kanya, ang mga slime ang pinakamahinang halimaw, pero bakit mukhang malakas sila ngayon? Pagkatapos na umangkop sa kapangyarihan ng slime, sa wakas ay nagawa ni Kelvin na matalo ang isa sa mga slime at nagawang mapaamo ito. Pagkatapos noon, gumawa siya ng kontrata sa halimaw at pinangalanan itong Clotho. Di nagtagal, inutusan ni Kelvin si Clotho na talunin ang mga natitirang slime monsters para makumpleto niya ang kanyang misyon. Ipinaliwanag ni Clotho na ang reslime ay ginagamit na ngayon upang sumitsip ng kapangyarihan mula sa mahihinang slimes. Kaya hindi naging problema para kay Clotho na patayin ang mahihinang slimes. Sa wakas, sa tulong ni Clotho, madaling matalo ni Kelvin ang natitirang mga slime. Nagulat si Kelvin nang makitang tumaas ang lakas at bilis ni Clotho. Ipinaliwanag ni Melfina na kapag ang isang halimaw ay pinaamo ng isang S-rank summoner, ang panimulang puntos ay tataas ng 100 beses. Totoo pala na pagkatapos makita ni Kelvin ang kapangyarihan ni Clotho sa icon ng laro, tumaas nga ng 100 beses ang kapangyarihan ni Clotho kumpara sa dati. Nang malaman ni Kelvin, pakiramdam niya ay parang nandadaya siya dahil kaya niyang gawing kasing lakas ngayon ang isang halimaw na kasing hina ng slime. Bumulong din siya na natural lang na ang mga nangungunang bansa ay nagta-target ng mga summoner na S-rank. Nang matapos ang misyon, pumunta si Kelvin sa opisina ng guild at nakuha ang pera. Agad niya itong ginamit sa pag-upo ng tuluyan. Sa daan, nakita ni Kelvin ang isang aliping babae na elf na ibinebenta ng isang lalaki. Ang mga elf na ibinebenta ng mga ngalakal ay kabilang sa isang pambihirang lahi at may napakagandang mukha. Ngunit binitawan ni Kelvin ang kanyang intensyon nang makita ang mukha ng elf na mukhang mahina sa malapitan. Sa wakas, dumating si Kelvin sa Oyomura Inn na inirekomenda ni Ange. Sa inn, nakilala niya ang isang babaeng nagngangalang Claire, ang may-ari at waitress. Ipinahayag ni Kelvin ang kanyang pagnanais na manatili sa Oyomura. Nang marinig iyon, mukhang tuwang-tuwa si Claire at sinabing magluluto siya ng masasarap na pagkain para sa kanya araw-araw. Pagkatapos noon, binigay nito sa kanya ang susi at ipinakita sa kanya ang silid na tutuluyan. Pagdating sa kwarto ay agad na humiga si Kelvin habang kausap si Melfina. Hindi nagtagal, naamoy niya ang masasarap na pagkain, dahilan para naiinip siyang tikman ang una niyang pagkain sa mundo ng isekai. Sabay tawag ni Claire kay Kelvin para kumain ng lutong pagkain. Kinabukasan, sinimula ni Kelvin ang kanyang bagong pakikipagsapalaran kasama sina Clotho at Melfina. Nang huhuli sila ng mga halimaw at tinatalo ang mga ito para tumaas ang kanyang antas. Sa hapon, pinagbuti ni Kelvin ang kanyang kakayahan sa pagtatago upang itago ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang S-rank summoner. Pagkatapos noon, bumalik siya sa opisina ng guild para magsumite ng ebidensya na matagumpay ang kanyang misyon. Sa pagkakaalam nito, pinuri siya ni Ange dahil ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang baguhan na kalahok na kayang mag-level up ng ganito kabilis nang hindi bumubuo ng grupo. Actually, hindi talaga bumuo ng grupo si Kelvin dahil natatakot siyang matuklasan ng iba ang kanyang identity. Tsaka may Clotho na siyang tutulong sa kanya kaya hindi na niya kailangan ng grupo sa ngayon. Hindi na mamalayan, narinig na pala ng ibang adventurers ang usapan nina Kelvin at Ange. Nagulat din pala sila nang malaman na may isang baguhang adventurer na mabilis mag-level up. Inisip pa nila si Kelvin ay isang salamangkero ng palasyo na nakabalat kayo bilang isang baguhan. Pero walang pakialam si Kelvin sa mga komento ng ibang tao tungkol sa kanya, balak pa niyang hilingin si Ange para sa susunod na misyon para mabilis siyang mag-level up. Di nagtagal, dumating ang isang lalaking adventurer na nagngangalang Cashel, na nagpayo kay Kelvin na gawin ang isang misyon upang lipulin ang mga Black Spirit Knight. Bilang karagdagan, binati siya ni Cashel sa tagumpay sa pagsulong sa E-rank. Pagkatapos nito, inanyayahan ni Cashel si Kelvin na sumali sa kanyang grupo upang talunin ang Black Spirit Knight.
Nang marinig ito, lihim na nagkomento ang iba pang mga adventurer na si Cashel ay isang mapagmataas na adventurer, madalas rin niyang binubuli ang mga bagong adventurer. Bukod dito, sinubukan ni Ange na pigilan si Kelvin dahil, ayon sa kanya, masyadong mabigat ang misyon para sa kanya, nakaka-advance pa lang sa E-rank. Tinanggihan ni Kelvin ang offer ni Cashel sa palakaibigan na pag-uugali dahil hindi pa rin niya kailangan ng grupo. Pagkatapos noon, sinubukan ni Kelvin na i-identify ang kapangyarihan ni Cashel sa pamamagitan ng kanyang magic power. Nakita niyang ang lakas ni Cashel ay kapantay ni Clotho. Ngunit ang ikinagulat ni Kelvin ay ang titulo ni Casher bilang isang assassin, kahit na ang kanyang katayuan ay isang ordinaryong eskrimador lamang. Di nagtagal, inanyayahan ni Kelvin si Cashel na makipagkumpetensya. Ang mananalo ay ang mas mabilis na matalo ang Black Spirit Knight. Ipinaalala ni Cashel kay Kelvin na ang Black Spirit Knight ay hindi isang kaaway na maaaring labanan ng mag-isa, kahit labanan niya pa ito kasama ang grupo niya. Pagkatapos ay iniwan siya ni Cashel. Ayaw pala talaga ni Cashel na imbitahin si Kelvin na sumali sa grupo niya. Gusto lang niyang mabitag si Kelvin habang nakikipaglaban sa Black Spirit Knight. Pero hindi niya namamalayan, binalak din pala ni Kelvin na hulihin si Cashel mamaya. Pagkalabas ng guild office, nakasalubong ni Cashel ang dalawang lalaki sa kanyang grupo. And sure enough, may gagawin silang masama kay Kelvin. Hiniling ng isa sa mga lalaki kay Cashel na agad na patayin si Kelvin, ngunit hiniling pa rin ni Cashel na maghintay. Bilang karagdagan, sinabi sa kanila ni Cashel na hinamon sila ni Kelvin na talunin ang Black Spirit Knight, at bilang mga seniors, kailangan nilang tanggapin ang hamon. Kinagabihan, si Cashel at ang kanyang grupo ay nagtungo sa hideout ng Black Spirit Knight. Pagdating nila doon, nagulat sila nang makitang natalo na lahat ang mga Guardian Monster. Hindi nagtagal, lumitaw si Kelvin at binati silang lahat habang humihingi ng tawad sa pagtalo sa lahat ng mga Guardian ng Black Spirit Knight. Ipinaalam din niya sa kanila na tila ang Black Spirit Knight ang nasa likod ng pintong iyon. Gayunpaman, tinutuya siya ng isa sa grupo ni Cashel at tinanong kung bakit naghihintay si Kelvin na talunin nila ang Black Spirit Knight. Sagot niya na hindi niya kailangan ng tulong sa kanilang tatlo, maging siya ay hindi komportable sa kanilang presensya. Hinamon ni Kelvin ang tatlo na tapusin na ang lahat dahil alam na niyang may masamang balak ang mga ito sa kanya. Nang marinig ito, nagtaka si Cashel kung bakit hindi natakot si Kelvin sa kanilang tatlo at sa halip ay hinamon sila. Maging si Cashel ay nagpahayag na ang tatlo ay hindi ordinaryong adventurer ngunit mga wanted na kriminal mula sa palasyo. Pero hindi natakot si Kelvin. Hinamon pa niya ang mga ito na atakihin siya kaagad. Maya-maya, tumakbo ang isa sa mga lalaki para salakayin si Kelvin, na nagtakda ng magic trap para sa kanya. Naglagay si Kelvin ng bitag sa anyo ng kumunoy, na nagpasipsip pababa sa malaking katawan ng lalaki. Pagkatapos noon, inatake ulit sila ni Kelvin gamit ang kanyang magic power, at ang isa sa kanila ay piniling tumakas. Gayunpaman, hindi siya pinayagan ni Kelvin, at tinawag niya si Clotho upang pigilan siya. Pagkatapos lumitaw, lumalabas na tumaas ang kasalukuyang anyo ni Clotho kaya naging malaki ang pisikal nito na parang higanti at may titulong predator. Ayon sa impormasyon mula kay Melfina, ang predator na uri ng slime ay ang halimaw na sumira sa kaharian ng Torek daan-daang taon na ang nakalilipas. Madaling nahuli ni Clotho ang dalawang lalaki ng sabay. Nang makita ito, niyaya ni Cashel si Kelvin na lumaban ng 1v1. Gayunpaman, nang magsimula ang laban, si Cashel ay maaari ng talunin ni Kelvin. Matapos ang laban, inihayag ng tatlo ang kanilang layunin na patayin ang mga baguhan. Ayon sa kanila, ang kanilang grupo ay maaaring makakuha ng XP ng mas mabilis kapag pumatay ng mga adventurer kaysa sa pagpatay ng mga halimaw. Matapos mahuli silang lahat, binalak ni Kelvin na ibigay silang tatlo sa guild office. Nang matapos ang sugo kasama ang tatlo, binuksan ni Kelvin ang malaking pinto sa kanyang harapan para harapin ang maalamat na itim na espiritong kabalyero. Matapos magharap ang dalawa, kinilala ni Kelvin ang kapangyarihan ng Black Spirit Knight gamit ang kanyang mahika. Batay sa mga resulta ng kanyang pagkakakilanlan, ang Black Spirit Knight ay isang napakalakas na mataas na antas na kaaway. Nang malaman niya ito, masaya siyang ngumiti at gustong gawing summon ang halimaw. Sinabi ni Kelvin sa halimaw na gusto niya talaga itong patayin,
Ngunit ngayon ay nagbago ang isip niya at sa halip ay gusto niyang makipagkontrata sa kanya. Nang marinig ang alok ni Kelvin, casual na nakipag-usap ang Black Spirit Knight kay Kelvin sa halip na makipag-away sa kanya. Masayang-masaya ang pakiramdam ng Black Spirit Knight sa presensya ni Kelvin dahil lahat ay pumunta doon para salakayin siya, ngunit si Kelvin lang ang gustong kumausap muna sa kanya. Tila, ang itim na espiritong kabalyero ay dating isang tapat na commander ng bansa na nagngangalang Gerard, ngunit kahit papaano, siya ay naging isang halimaw. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya ito maalala. Inalok siya ni Kelvin na maging subordinate niya at gumawa ng kontrata. Ngunit bago iyon, nais ni Gerard na malaman ang lakas ni Kelvin sa pamamagitan ng pakikipaglaban upang makipagkompetensya. Noong kasi simula pa lang ng laban, mukhang pantay ang kanilang attack power. Ngunit sa kalagitnaan ng laban, naranasan ni Gerard ang pananakit ng kanyang ulo at nagsimulang maalala kung bakit siya naging halimaw. Noong panahong iyon, nabigo si Gerard na mapanatili ang kapayapaan at katiwasayan ng kaharian na dapat niyang responsibilidad. Maging siya ay kailangang mawala ng asawa at anak dahil sa insidente. Gusto niyang maghiganti sa mga sumira sa kanya. Matapos maalala ang isang piraso ng insidente, sinigawan ni Gerard si Kelvin. Kailangan niya ang kanyang tulong para sa paghihiganti habang nakikipaglaban kay Kelvin. Dahil malakas ang kapangyarihan ni Kelvin, nagawa niyang talunin si Gerard. Kinabukasan ay dumating si Kelvin sa opisina ng Guild Bitbit ang pulang hiyas ni Gerard bilang patunay na natalo niya ito ng mag-isa. Agad siyang pinalibutan ng lahat ng adventurer. Lahat sila ay humanga sa kanyang mga nagawa, kasama na si Ange, na agad na nagbigay sa kanya ng pagtaas ng ranggo. Samantala, si Cashel at ang kanyang grupo ay naaresto at nahatulan ng kamatayan. Sa kabilang banda, may kontrata si Gerard kay Kelvin at willing siyang maging subordinate. Sa kasalukuyan, mayroon pa ring 7 slots ng monsters si Kelvin na maaari niyang i-recruit bilang kanyang mga subordinate. Pagkatapos noon, nakilala ni Kelvin si Leo, ang pinuno ng guild. Natukoy ni Leo ang lakas ni Kelvin sa pamamagitan ng kanyang mga mata na kapareho ng magic ni Kelvin, maging siya ay masasabi na si Kelvin ay summoner. Pinakalma ni Gerard si Kelvin sa pagsasabing hindi niya kayang itago ang kanyang pagkatao habang buhay. Higit sa lahat, kailangan niyang magkaroon ng mga kaibigan na maaaring magtago ng kanyang sekreto. Matapos marinig ito, kumalma si Kelvin at sinabi kay Leo na summoner siya. Tinanong din ni Kelvin na kung may identify skill si Leo, dapat niyang malaman ang mga krimen na ginawa ng grupo ni Cashel. Pero bakit hinayaan pa niya? Ipinaliwanag ni Leo na si Cashel ay isang dayuhang aristokrata, kaya mahirap ang pag-aasikaso sa kaso. Nakakuha na siya ng sapat na ebidensya, ngunit naunang nahuli ni Kelvin si Cashel. Kaya mas madaling imbestigahan ni Leo ang kaso at nagpasalamat kay Kelvin sa kanyang tulong. Pagkatapos noon, naging seryoso ang kanilang pag-uusap, at binalak ni Leo na yayain si Kelvin na makipagtulungan sa kanya. Dati, nakilala rin ni Leo ang mga kabalyero mula sa ibang mundo. Sila ang mga banal na bayani na ipinatawag ng banal na imperyo, ang Ramos. Nang marinig iyon, sinabi ni Melfina na na-reincarnate niya ang mga bayani at nangakong sasabihin kay Kelvin mamaya. Ayon kay Leo, noong panahong iyon, ang priestess ng Ramos ay nakarinig ng alingaungaw tungkol sa muling pagkabuhay ng demonyong Panginoon. Dahil dito, nagiging mas agresibo at mas malakas ang ilang halimaw sa iba't ibang bahagi ng mundo, kabilang si Gerard. Kaya naman gustong makipagtulungan ni Leo sa mga kabalyero mula sa ibang mundo dahil hindi kayang protektahan ng hari ang buong kontinente ng mag-isa. Kapag nagising na ang demonyong Panginoon, dapat silang lahat ay tumutok sa pagtalo sa Panginoon ng demonyo ng sama-sama. Matapos marinig ito, naunawaan ni Kelvin ang asensya ng kanilang pag-uusap. Tila, gusto ni Leo na tulungan siya ni Kelvin na talunin ang mga halimaw sa paligid, dahil kasalukuyang hindi makumpleto ng mga adventurer ang rank B pataas na misyon. Nangako si Leo na magbabayad at susuportahan siya, at palalayain niya si Kelvin sa pagkumpleto ng anumang misyon. Matapos malaman ang tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Kelvin, alam ni Leo na ayaw ni Kelvin na ma-involved sa politika at labanan sa kapangyarihan. Pero sa pagkakataong ito, gusto niyang makipagtulungan kay Leo, at nagkamayan silang dalawa. Matapos makumpleto ang mga aktibidad sa negosyo, bumalik si Kelvin sa Oyomura upang magpahinga.
Pagdating doon ay niyakap siya ni Claire dahil mabilis na kumalat ang balitang nag-rank up na si Kelvin. Pagkatapos nun pumasok si Kelvin sa kwarto niya at kumain ng sandwich galing kay Claire. Habang kumakain ay pinakiusapan ni Kelvin si Melfino tungkol sa mga bayani na tinutukoy ni Leo. Sinabi niya na ang insidente ay talagang matagal na ang nakalipas. Sa oras na iyon, ang pari ng Ramos ay gumawa ng isang summoning ritual, at si Melfina ay naghanap ng mga taong muling magkakatawang tao sa mundo ng isekai. Ngunit dahil ito ay matagal na, marahil ang kanilang kasalukuyang antas ay napakataas din. Nang marinig ito, naintriga si Kelvin, ngunit pakiramdam ni Melfina ay ayaw na niyang madamay pa sa sitwasyong iyon. Habang nakapikit, naghanap ng paraan si Kelvin para mas lumakas ang kanyang fighting power. Dahil noong kalabanan niya si Gerard kahapon ay muntik nang matalo si Kelvin kaya naman iniisip niya na mabilis tumaas ang kanyang lakas. Pagkatapos noon ay nagising si Kelvin at tinawag si Clotho para kunin ang kanyang ipon. Bumalik siya mula sa kanyang silid at sinabihan si Claire na magdagdag ng isa pang bahagi sa kanyang hapunan. Pagkatapos noon ay lumabas si Kelvin na may kasamang masayang ngiti na ikinakuryos ni Gerard. Sinabi ni Kelvin na bibili siya ng babaeng alipin na elf. Nang marinig iyon, nagtampo si Melfina. Ipinaliwanag niya na gusto niyang bumili ng mga alipin upang sanayin at sumali sa kanyang grupo. Ang alipin pala na tinutukoy ni Kelvin ay ang babaeng nakita niya sa slave dealer. Siya ay nagnanais na makahanap ng mga alipin na ang mga puntos ng kasanayan ay hindi kailanman nagamit at hindi kailanman nagkaroon ng master. Ayon sa kanya, ang mga puntos ng kasanayan sa mga alipin ay maaari lamang gamitin kung may pahintulot ng master. Kaya naman gusto niyang bumili ng mga alipin na may mga skill points na buo pa rin para hindi siya mag-abala sa paghingi ng permiso sa dating master. Biglang may tumakbong lalaki dahil nasusunog ang katawan. Malamang, balak din ng lalaki na bilhin ang alipin na elf. May sumpa pala ang alipin, kung sino man ang humipo sa kanya, sila ay masusunog. Sinuri ni Kelvin ang kanyang sumpa, na mula pala sa isang fire dragon. Naghanap siya ng paraan para mawala ito dahil nakita niyang buo pa rin ang skill point ng babaeng elf. Pagkatapos noon, binayaran ni Kelvin ang alipin hanggang sa nagulat at binalaan ng tindero, ngunit binili pa rin niya ang elf at iniuwi sa bahay. Habang nasa daan, nagpasalamat ang elf kay Kelvin sa pagbili sa kanya at sinabing Ethel ang pangalan niya. Nagpakilala rin si Kelvin at sinabing gusto niya itong sumali sa kanyang grupo. Ngunit muling kinumpirma ni Ethel na siya ay sinumpa. Isa pa, hindi niya matendaan ang mga mukha ng kanyang magulang, maging ang kanyang nakaraan. Pagkarinig nito ay naawa si Kelvin sa kahinawakan ang ulo nito at inalis ang sumpa nito gamit ang kapangyarihan ng secret place. Kaya pagkatapos niyang suriin ang sumpa ni Ethel, humanap ng paraan si Kelvin para maalis ang sumpa gamit ang kanyang natitirang mga puntos ng kasanayan. Napaluha si Ethel sa tuwa matapos malaman na nawala ang sumpa niya at labis ang pasasalamat nito sa kanya. Pagdating sa Oyomura, humingi ng tulong si Kelvin kay Claire sa paghahanap ng mga damit para kay Ethel. Hindi nagtagal, lumitaw si Ethel na nakasuot ng bagong damit, at pinuri siya ni Kelvin habang magkasamang naghahapunan. Pagkatapos noon, dinala ni Kelvin si Ethel sa kanyang silid at ipinaliwanag ang lahat tungkol sa kanya, kasama na ang pagpapakilala sa kanya kina Gerard, Clotho, at Melfina. Sinabi ni Kelvin kay Ethel na gamitin ang kanyang mga skill point para kumuha ng double skill points at doblehin ang kanyang growth rate para mabilis na mag-level up. Kinabukasan, nag-hunting si Kelvin kasama ang kanyang mga subordinate para tapusin ang kanyang misyon na mag-level up. Sa oras na iyon, tila lumakas ang kapangyarihan ni Ethel, kaya nagagamit niya ang mga mahiwagang pana at arrow. Bukod dito, si Gerard ay may mahusay na mga kakayahan sa pag-atake ng malapitan, na ginagawa silang parehong nakakatakot para sa mga kaaway ni Kelvin. Pagkatapos noon, pumunta si Kelvin sa opisina ng guild para patunayan na tapos na ang kanyang misyon. Ipinaliwanag ni Ange kung matapos niya ang isa pang misyon, maaari siyang umakyat sa S rank. Maging si Ethel nakakapasok lang ay nasa B rank na at madaling natatalo ang kanyang mga kalaban. Inisip niya na laro lang ang mga pagsusulit dahil napakadali ng mga pagsusulit para sa kanya. Sinabi rin sa kanya ni Ange na ang examiner ni Ethel ay isang lalaking nagngangalang Erd, isang respetadong senior adventurer.
Pagkatapos, niyaya ni Ange sina Ethel at Kelvin na kumain sa isang bagong kafe kinabukasan, at pumayag sila. Kinabukasan, dumating si Kelvin sa appointment. Maya-maya, dumating na rin doon sina Ange at Ethel. Mukhang inihanda na ni Ethel ang estilo niya sa pagkain kasama si Kelvin hanggang sa natulala ito sa hitsura nito. Pagdating sa kafe, umorder sila ng cake, tapos naglaban sila para pakainin si Kelvin. Naiinggit ang mga lalaking nakakita nito kay Kelvin na makakadate ng dalawang magagandang babae ng sabay-sabay. Dahil nahihiya siyang pinapanood, niyaya sila ni Kelvin sa kanyang inn at doon kainin ang cake. Pagkarinig nito ay nagkamali rin ang mga tao sa kanilang paligid nang marinig nilang dalawang babae ang sabay na dadalhin ni Kelvin sa kanyang inn. Hindi nagtagal, may dumating na tatlong lalaki at sinipa ang table ni Kelvin. Sinabi ng lalaking nagngangalang Tabura na nakakahiya ang mga aksyon ni Kelvin. Tumalabas na si Tabura ang ikatlong prinsipe ng Tazen, isang bansang militar mula sa silangang kontinente. Hiniling ni Tabura kay Kelvin na ibigay sa kanya sina Ange at Ethel, sa kanya ito pakakawalan. Nang marinig iyon, inatake ni Kelvin ang dalawang gwardya ni Tabura gamit ang kanyang mahiwagang kapangyarihan hanggang sa sila ay natangay. Ginamit din niya ang kanyang ballast magic para tanungin si Tabura. Nabalitaan pala ni Tabura na may bago, napakalakas na adventurer sa lungsod ng Parth. Balak niyang arestuhin ang tao na iyon dahil gagawin niyang subordinate para makuha ang kanyang trono. Sinabi ni Kelvin na ang tinutukoy ni Tabura ay ang kanyang sarili, ngunit ayaw niyang maging subordinate niya. Pagkatapos noon, pinawalan siya ng malay ni Kelvin. Sa ibang lugar, isang pari na nagngangalang Kalet ang nagdadasal sa harap ng rebulto ng Diyos ang si Melfina. Mukhang sinusubukan niyang ipatawag si Melfina. Pagkatapos lumitaw ni Melfina, tinanong niya kung kumusta ang mga adventurer doon. Si Kalet pala ang nagpatawag ng mga adventurer mula sa ibang mundo ilang taon na ang nakararaan. At ang apat na adventurer ay tila napakahusay na umunlad. Pagkatapos nito, inutusan ni Melfina ang apat na adventurer na pumunta sa kanlurang kontinente dahil tila may nakakabahalang masamang aura na nagsisimulang lumitaw doon, ngunit pinagbawalan din niya silang lumapit sa lungsod ng Parth kung saan naroon si Kelvin. Sinunod ni Colette ang utos ni Melfina at ipinarating ito sa mga adventurer. Sa gabi sa Oyomura, mukhang hindi mapakali si Ethel. Nag-aalala siya na hindi siya kaakit-akit sa harap ni Kelvin. Dahil kanina pa sila natutulog sa iisang kwarto, pero hindi niya ito ginalaw. Pinuri ni Kelvin si Ethel para medyo kumalma siya. Nang marinig niya ang papuri nito, nakaramdam siya ng sobrang saya at niyakap siya nito. Kinabukasan, dumating si Melfina na may dalang status report mula sa mga adventure heroes kahapon. Sa apat na bayani, tila walang mas malakas kaysa kay Kelvin. Samantalang ayon kay Melfina, malapit nang bumangon ang demonyong Panginoon at lilikha ng kaguluhan. Kung ikukumpara kina Kelvin, Ethel, Gerard, at Clotho, malayo pa ang lakas ng mga adventurer na iyon. Nagtaka si Kelvin kung bakit hindi makapag-develop ng maayos ang apat, gayong mahigit isang taon na sila sa mundo ng isekai. Habang ang bagong si Kelvin ay maaari nang gumawa ng ilang mga magic tool sa kanyang sarili, nagbigay rin siya ng malakas na sandata kina Gerard at Ethel. Bigla namang tinawag ni Leo si Kelvin para salubungin siya sa kwarto niya. Ipinaalam niya na may appearance ng isang demonyong naselyuhan sa isang dungeon, ngunit hindi pa rin alam ang kapangyarihan ng demonyo. May posibilidad na ang misyon ni Kelvin sa pagkakataong ito ay may antas ng kahirapan na katumbas ng mga S-rank na adventurer. Ayon kay Melfina, gaano man kahina ang isang demonyo, ang kanilang lakas ay kapantay ng mga B-rank adventurers. Noong una, ayaw tanggapin ni Kelvin ang misyon, ngunit pilit na hinihikayat siya ni Leo sa pamamagitan ng pagtalakay sa pangyayari ng sila ni Tabura ay nasangkot sa isang insidente. Dahil dito, pumayag si Kelvin na tanggapin ang alok ni Leo. Pagdating sa nasabing dungeon, sumugod si Kelvin at ang kanyang mga subordinate sa kinaroroonan ng demonyo. Ngunit sa dungeon, wala silang nakitang halimaw o demonyong humaharang sa kanila. Ilang sandali pa, nakarating sila sa isang silid na puno ng mga bungo at nakita nila ang figure ng isang demonyong babae na nagngangalang Sera, na nakagapos at nanghihina. Biglang sumalubong sa kanilang pagdating ang isang demonyong lalaki na nagngangalang Victor. Si Victor pala ay ang demonyo na naggapos kay Sera,
ang anak ng isang demonyong hari na nagngangalang Gustav. Si Victor ay bodyguard ni Sera, ngunit ginagawa niya ito upang maging isang panginoon ng demonyo. May kakayahan siyang kopyahin ang kapangyarihan ng taong kinakain niya. Matapos ang pagiging bodyguard ni Sera sa mahabang panahon, oras na para kainin siya ni Victor. Siyempre, hindi hahayaan ni Kelvin na mangyari iyon. Haharapin niya si Victor, na isang predator na S-rank na demonyo. Mukhang excited si Kelvin na harapin si Victor, ang top class na demonyo. Ito ang unang pagkakataon na nakakuha si Kelvin ng isang kaaway na may kapangyarihan na higit sa kanya. Bilang pambungad, inutusan ni Victor ang kanyang mga tauhan na harapin sina Kelvin at Gerard. Agad silang pumunta sa harap para tapusin ang mga demonyo ni Victor. Nang makita ang kombinasyon ni na Kelvin at Gerard, lubos na namangha si Victor. Matapos talunin ni na Kelvin at Gerard ang lahat ng kanyang mga nasasakupan, hinampas ni Victor ang sahig hanggang sa nagbuga ito ng usok para ma-block nito ang kanilang paningin. Pagkatapos, gumawa si Victor ng isang gumagalaw na pag-atake mula sa lupa. Pero mukhang alam na ni Kelvin ang lakas ni Victor kaya nanatili siyang nakabantay habang nakatingin sa sahig. Kinarang ni Gerard ang atake ni Victor, habang hinarap ni Kelvin ang nakabukang braso ni Victor at inatake ito. Ang pag-atake ni Gerard ay tila kaya niyang tamaan ng husto si Victor, ngunit ang pag-atake ay walang kahulugan sa kanya. Dahil ang mga pisikal na pag-atake ay hindi gumagana laban kay Victor, ipinatawag ni Kelvin si Clotho upang makisali sa labanan. Sinubukan ni Kelvin na gamitin ang kanyang magic power laban kay Victor at nagawa niyang itali ang kanyang mga kamay. Ngunit hindi nagtagal ang pag-atake at sinira ni Victor. Kasabay nito ang pagbuhos ng magic power ni Kelvin sa espada ni Gerard at agad na tumakbo papunta kay Victor. Sa kabilang banda, si Kelvin ay nagbigay ng concealment magic kay Ethel para atakehin si Victor gamit ang kanyang magic arrow mula sa likuran. Pero nakayanan ni Victor ang atake ni Ethel hanggang sa naging bato ang kamay nito. Nang makita ang pagkakataon, nilaslas ni Gerard ang kaliwang braso ni Victor. Nakaramdam ng pagkagipit, binago ni Victor ang kanyang anyo sa kanyang pinakamalakas na anyo. Pagkatapos nito, inutusan ni Kelvin ang lahat ng kanyang mga subordinate na sabay-sabay na umatake kay Victor. Sa kalaunan, sa isang barrage ng pinagsamang pag-atake, si Victor ay natalo at tumalbog sa mga pader ng dungeon. Dahil dito, halos matamaan ang katawan ni Sera sa mga guho ng dungeon. Ngunit mabilis na nailigtas siya ni Victor. Nang makita ito, napagtanto ni Kelvin na walang balak si Victor na kainin si Sera. Nagsisinungaling lang pala siya dahil gusto niyang makita ang buong kapangyarihan ni Kelvin. Sa loob ng daan-daang taon, si Victor pa rin ang pinakamatapat na subordinate ni Gustav, na palaging nakatalaga sa pagsasanay at pag-aalaga kay Sera. Ginawa niya ito ng may kasiyahan at puno ng responsibilidad. Sa ngayon, si Sera ay naninirahan ng hiwalay kay Gustav dahil itinago niya ang kinaroroonan ni Sera at inilagay siya sa isang lihim na kastilyo. Ginawa niya ito para hindi gamitin ng kanyang mga kaaway si Sera para labanan siya dahil siya ang kahinaan ni Gustav. Hanggang isang araw, sinalakay ng mga bayani ang kastilyo ni Gustav. Nang malaman ito, inutusan ni Gustav si Victor na protektahan si Sera mula sa mga pag-atake ng mga bayani habang kaharap niya ang mga bayani. Dahil doon, sinelyuhan ni Gustav si Sera ng isang sumpa na tao lamang ang magbubukas. Iniisip niya ang mga tao ang pinakamahinang lahi, kaya hanggat hindi bayani ang nagbukas ng sumpa niya, ligtas si Sera. Kahit mamatay si Gustav, ang kanyang sumpa ay mananatiling aktibo magpakailanman. Matapos malaman ni Victor na si Kelvin ay summoner, hiniling niya kay Kelvin na imbitahan si Sera na sumali sa kanyang grupo. Mukhang nagtiwala talaga si Victor sa kakayahan ni Kelvin. Mukhang aware din si Sera at naririnig niya ang usapan nila. Pagkatapos mabuksan ang kanyang selyo, bubuksan niya ang kanyang mga mata. Umayag dito si Kelvin, inalok din niya si Victor na maging subordinate niya, pero pakiramdam niya ay malapit na ang kanyang kamatayan, at gusto lang niyang maging subordinate ni Gustav. Matapos mamatay si Victor, pumunta si Kelvin sa altar kung saan ilalabas ni Sera ang kanyang sumpa. Pagkagising ay napaiyak si Sera na kanina pa nakakarinig sa usapan nila. Kinaplos lang ni Kelvin ang ulo ni Sera para pakalmayan siya.
Pagkatapos noon ay lumabas na silang lahat sa dungeon para salubungin si Erd na naghihintay sa kanila sa labas. Binuhat ni Kelvin si Sera, na nasa anyo na ng tao dahil binigyan siya ni Gustav ng isang espesyal na bagay na nagpapahintulot sa kanya na mag-transform bilang isang tao. Pagkatapos noon, nagbigay ng item si Ethel bilang patunay na natalo na nila ang mga top tier na demonyo sa dungeon. Nagplano silang bumalik sa inn para magpahinga. Sa kabilang banda, nakapag-level up si Gerard dahil mas maaga siyang nanalo sa laban at gustong mabilis na mag-evolve habang tumataas ang kanyang status. Pagkaalis ni Erd, gumawa ng revolusyon si Gerard hanggang sa naging mas maangas ang kanyang baluti at kalasag. Ipinakita niya ito sa harap nilang lahat. Nang makita ang gawin ni Gerard ay tinawanan siya ni Ethel at Clotho. Maya-maya, nakita ni Kelvin na nagising na si Sera at mukhang kalmado. Sinabi niya na hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kanyang pagbabalat kayo at dinala siya sa bayan. Natakot si Sera dahil hindi pa siya nakakalabas nang wala si Victor. Gayunpaman, sinubukan siyang hikayati ni Ethel at Gerard na sumama sa kanila. Pagdating sa lungsod ng Parth, tuwang-tuwa si Sera na makita ang pagiging matao ng lungsod. Nakahinga ng maluwag si Kelvin nang makitang bumalik na naman ang kanyang pagiging masayahin. Sa wakas, sinamahan ni Ethel at Gerard si Sera upang tumingin sa paligid ng lungsod hanggang sa sila ay masatisfied. Samantala, pumunta naman si Kelvin sa guild office para magbigay ng impormasyon kay Leo. Tila, si Kelvin ay nakakuha kaagad ng isang pagtaas ng rango sa A rank. Pagdating sa inn, sinalubong si Kelvin ng mga taong bayan para sa kanyang tagumpay, kasama si Ange at ilang staff ng guild office. Si Claire pala, ang asawa ni Erd, ay nagluto ng masasarap na pagkain para sa kanilang lahat. Dahil dito, buong gabi silang nagpi-party. Nang magising si Kelvin, hindi niya nakita ang kinaroroonan ni Sera at agad siyang hinanap. Nananaginip pala si Sera habang nakatingin sa langit para alalahanin ang pagsasama nila ni Victor. Naalala niya noong bata pa siya, gusto niyang mag-beach sa lungsod ng mga tao. Nang panahong iyon, nangako si Victor na dadalhin siya upang makita ito. Nangako rin si Sera na ipagpapatuloy niya ang kanyang buhay ng mas mabuti, tulad ng gusto ng kanyang ama at ni Victor. Kinaumagahan, ipinamahagi ni Kelvin ang S-rank armor sa lahat ng summoner niya. Tila, ang mga kasanayan sa sandata ni na Kelvin at Ethel ay tumaas sa pinakamataas na limitasyon sa antas. Nakakuha si Sera ng S-rank na armas at armor. Sa kahilingan, ginawa ni Kelvin ang baluti at sandata mula sa mga labi ng patay na katawan ni Victor. Sa pagtanggap ng dalawang gamit, mukhang masayang-masaya si Sera dahil pakiramdam niya ay binibigyan siya ng lakas ni Victor. Nakakuha din si Gerard ng bagong espada mula kay Kelvin. Pagkatapos noon ay bumagsak si Kelvin sa katawan ni Clotho dahil sa buong magdamag na pagod sa pagpapanday ng mga armas. Bukod pa riyan, sumigaw si Kelvin na gusto niyang kumain ng kanin dahil simula nang pumasok siya sa mundo ng isekai ay hindi na siya muling nakakain ng kanin. Makalipas ang ilang sandali, nagpa siya silang umalis sa lungsod ng Parth upang bisitahin ang lungsod ng Torek. Sa lungsod, may usap-usapan na may halaman na parang palay, kaya maaaring may kanin na tulad ng gusto ni Kelvin. Bilang karagdagan, si Sera ay tila talagang gustong maglibot at makakita ng mga bagong mundo. Ang kanilang paglalakbay sa lungsod ng Torek ay maaari ring dalhin si Sera sa paglalakbay at, kasabay nito, maghanap ng bigas para sa kanya. Sa kabilang banda, nagbigay ng balita si Melfina na hindi pa rin niya ito makakasama. Sinusubukan niyang gamitin ang kanyang avatar para harapin si Kelvin ng direkta. Mukhang natakot si Melfina na maagaw si Kelvin ni Ethel at Sera na napaka-agresibo kay Kelvin. Habang nasa daan, naramdaman ni Sera na may nakatingin sa kanila. Kinumpirma din ito ni Kelvin. Tila napagtanto niya ito sa simula pa lang. Hindi nagtagal, ang kanilang karwahe ng kabayo ay hinarang ng isang babae na sinundan naman ng kanyang mga tauhan. Inamin niya na sila ang kilalang pangkat ng bandidong Kirkazi. Natakot ang kutsero ng karwahe na hinihila ng kabayo na sinasakyan ni Kelvin dahil ang grupong Kirkazi ay dapat na napatay na ng isang A-rank adventurer mula sa Tazen. Nakilala ni Kelvin ang kanilang lakas gamit ang kanyang mahika. Gayunpaman, ang kanilang lakas ay nasa level 25 hanggang 30 lamang. Sinabi rin niya kay Sera na harapin silang mag-isa.
Agad namang tumalon si Sarah mula sa karwahe ng kabayo para harapin sila. Noong una, minamaliit nila ang lakas ni Sarah dahil inakala ng mga bandido na ang mga adventurer mula sa Parth ay C-rank lang at mas mababa. Pero kumbaga, isa-isa ang mga bandido na kayang talunin ni Sarah dahil umabot na siya sa level 75, kaya numatch sila sa kanya. Nang matalo na ang lahat ng kanyang tropa, dahan-dahang umatras ang babae sa takot. Dahil dito, nagawa ni Sarah na talunin silang lahat at itali sila. Pero binyantaan pa rin sila ng babae na maghihiganti ang amo nila, na level 70 na, laban kay Kelvin. Nang marinig ito, talagang natuwa si Kelvin at tinanong siya tungkol sa kanilang amo. Long story short, dumating na si Kelvin at ang kanyang grupo sa lungsod ng Torek. Ito ay lumabas na ang hitsura ng lungsod ay katulad ng lungsod ng Hapon noong nakaraan. Matapos maglaro ng ilang sandali sa dalampasigan, pumunta sila sa opisina ng lokal na guild para ibigay ang mga bandido. Ang pinuno ng Torek Guild, isang babaeng nagngangalang Mist, ay bumati kay Kelvin sa palakaibigang paraan. Nasabi na pala ni Leo kay Mist ang lahat ng mga nagawa ni Kelvin. Sinabi rin ni Kelvin kay Mist na ang boss ng mga bandidong Kurakazi ay isang A-rank adventurer mula sa Tazen na dapat tatapos sa mga bandido. Nagulat si Mist at hindi niya inaasahan na ang dapat natatapos sa Kurakazi ang nangunguna sa kanila. Ang lalaking adventurer na nagngangalang Christoph ay tila nasa Torek. Ayon kay Mist, wala silang magagawa sa ngayon dahil tinuturing na bayani si Christoph ng mga taga-Torek. Bukod pa dito, kung may ginawa sila kay Christoph, baka masangkot sa conflict ang Torek at Tazen. Nang marinig ito, labis na naiinis si Sarah, ngunit ipinaliwanag ni Kelvin kung ano ang ibig sabihin ni Mist upang hindi sila maging pabaya sa pag-atake nila. Bukod pa dito, sa katunayan, si Kelvin ay nag-aalinlangan na labanan ang tao na mas mababa sa kanya ang level. Gusto niyang labanan ang mga taong mas malakas sa kanya. Biglang naramdaman ni Kelvin ang presensya ng taong hinihintay niya, ang pag-iral ng mga bayaning ipinatawag ni Melfina. Noong panahong iyon, binalak ni Kelvin na gamitin sila laban kay Christoph. Siya at si Mist ay gumawa ng plano para sa isang hukbo ng mga bayani upang labanan ang mga bandidong Kurakazi. Pumayag si Mist dahil kung mahuli ng mga bayani ang Kurakazi bandit, wala nang protesta mula sa Tazen. Tahimik, may binalak si Kelvin para mahuli ang mga bayani at mahuli si Christoph. Sa loob ng punong tanggapan ng mga bandidong Kurakazi, maraming babae at bata ang nakidnap para ibenta bilang mga alipin ng mga ito. Kinaharas pa sila ng mga miyembro ng Kurakazi. Buti na lang at dumating si Kelvin at ang kanyang mga subordinate sa oras. Sa kabilang banda, nakikitang nakikipagtalo si Christoph sa kanyang kasintahan. Tila natatakot silang mabunyag ang kanilang pagkakakilanlan dahil nahuli na ni Kelvin ang kanilang mga nasasakupan. Biglang pumasok si Kelvin sa kwarto para hamunin sila. Agad niyang inatake si Christoph nang mag-isa habang sina Sarah at Gerard ay humarap sa dalawa niyang kaibigan. Nang makaharap si Kelvin, masaya si Christoph dahil makakaganti siya sa kanya. Nang marinig iyon, tumawa na lang ng masama si Kelvin dahil napagtanto niyang malayo pa sa kanya ang lakas ni Christoph. Sa kabilang banda, ang mga bayani, na pinamumunuan ng isang lalaking nagngangalang Toya, ay pumapasok sa base ng Kurakazi. Si Toya, na hindi makita ang appearance ng isang kaaway, ay humiling sa isang babae na nagngangalang Setsuna upang makita ang presensya ng kaaway. Naramdaman niya na maraming tao ang nagkukumpulan sa harap ng base. Pagkatapos noon ay pumunta na sila sa kwartong tinutukoy ni Setsuna. Pagpasok sa silid, hinarap sila ni Clotho, na naging isang higanteng halimaw. Noong una, nalilito sila kung bakit maaaring nasa Kurakazi Bandit Base ang Slime Monster. Ngunit matapos makita ang ilang bilanggo doon, sinubukan ni Toya na salakayin si Clotho. Gayunpaman, ipinagbawal ng batang tinulungan ni Kelvin si Toya na salakayin si Clotho. Matapos malaman na si Toya at ang kanyang grupo ay mga bayani, agad na nakaramdam ng saya ang mga bilanggo. Sinabi nila sa kanila na mayroong isang grupo ng mga adventurer na nagligtas sa kanila at, kasabay nito, hiniling kay Toya na tulungan ang grupo na labanan ang maraming mga bandido sa base. Dahil dito, tumakbo si Toya at ang kanyang grupo sa loob para sundin ang kahilingan ng mga bilanggo. Pagdating nila doon ay nakita nilang wala ng malay si Christoph at ang kanyang mga kaibigan.
Gayunpaman, inakala ni Toya na sila ang mga adventurer na nagligtas sa mga bilanggo kanina. Ngunit lumalabas, iyon pala talaga ang plano ni Kelvin. Plano ni Kelvin na linlangin si Toya at ang kanyang grupo upang makalaban ang mga bayani sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang grupo ng Kirkazi. Makikita sa eksena si Kelvin na pinagtatawanan ang apat na bayani mula sa mundo ng mga tao. Tila hindi nila namamalayan na ang nasa harapan nila ay hindi ang kontrabida na hinahanap nila. Bilang resulta, isang lalaking nagngangalang Toya Kanzaki at tatlong babae na nagngangalang Setsuna Shiga, Miyabi Kurumiya, at Nana Mizuoka ay naghanda upang labanan si Kelvin at ang kanyang mga kaibigan. Pagkatapos, nagpa siya si Kelvin na harapin silang mag-isa. Inanyayahan niya din silang tumaya kung sino ang matalo sa labanan, pagkatapos ay kailangang sumunod sa utos ng nanalo. Gayunpaman, sa halip ay tinanggihan ni Toya ang hamon ni Kelvin. Pakiramdam niya ay hindi patas na makipaggrupo sa nag-iisang kaaway niya. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Setsuna na si Kelvin ay hindi isang kaaway na maaaring maliitin. Ang kanyang pahayag ay nabigyang katwiran ni Miyabi na maaaring makilala ang mga kasanayan. Naramdaman ni Miyabi na mas malakas ang lakas ni Kelvin kaysa sa kanilang apat. Matapos marinig ang mga salita ng kanyang mga kaibigan, pumayag si Toya sa mga kondisyon ni Kelvin. Pagkatapos noon ay naghanda na sila bago ang laban. Ilang sandali pa ay nagprotesta si Sera dahil gusto niyang lumaban sa kanilang apat at subukan ang kanyang kakayahan, ngunit pinagbawalan siya ni Kelvin at sinabihang kainin ang pagkaing inihanda ni Ethel. Samantala, tila hindi sumasang-ayon si Ethel sa kanyang ideya, at nais lang niyang harapin ang kanyang kaaway ng mag-isa dahil sa pakiramdam niya ay hindi angkop ang kanyang lakas para sa mga direktang labanan tulad nito. Bukod dito, hindi talaga naiintindihan ni Kelvin ang mga kakayahan na mayroon sila. Ngunit kinumbinsi niya si Ethel at sinabing ang laban ay sadyang ginawa niya para sukatin kung hanggang saan ang pag-unlad ng kanyang lakas. Dagdag pa, mayroon siyang bagong S-rank na armas na partikular niyang ginawa para harapin ang mga sitwasyong tulad ng oras na yun. Sa wakas, nagsimula na ang kanilang laban. Ipinatawag ng apat na bayani sa lupa ang kani-kanilang mga proteksyon na espiritu, at ang mga espiritu ay gumana upang protektahan sila mula sa mga pag-atake ng mahika ng kaaway. Gayunpaman, hindi natatakot si Kelvin na atakihin sila ng paulit-ulit gamit ang kanyang mahika. Nagulat si Setsuna sa kanyang lakas dahil kadalasang direktang umaatake ang mga salamangkero sa mga kalaban, tulad ng mga Sword Knight. At lumalabas na layunin ni Kelvin na gamitin ang kanyang bagong sandata para salakayin si Miyabi. Ang sandata mula sa katawan ni Victor ay lumalabas na maaaring kopyahin ang mga kasanayan ng kaaway. Lumalabas na kayang kopyahin ni Kelvin ang maksimum na dalawang kakayahan ng kaaway gamit ang sandata na ito, at nakopya niya ang mga kasanayan ni Sera. Si Toya, na natarante nang makita ang kalagayan ni Miyabi, ay humiling sa kanyang dalawang kaibigan na pagalingin at protektahan siya habang siya ay humarap kay Kelvin. Nang makita ang katapangan ni Toya, kinutsa siya ni Kelvin dahil masyadong padalos-dalos ang desisyon niya, at itinuring niyang hindi niya kayang husgahan ang lakas ng kalaban. Ngunit mukhang may kumpiyansa si Toya sa kanyang husay sa espada at pakikipaglaban ng malapitan. Kahit na hanggat maaari, pinipigilan niya si Kelvin na tanggalin ang kanyang mga magic weapons. Si Kelvin, na hindi kayang lumaban ng malapitan, ay nailalabas pa ang kanyang mahusay na skill sa malapitan. Isa pala itong skill na kinopya niya kay Sera. Kahit si Setsuna, na tumulong kay Toya, ay hindi siya kayang talunin. Nag-alala si Nana sa kalagayan ni Toya at nilapitan siya para pagalingin ito, ngunit tumanggi siya dahil pakiramdam niya ay hindi niya kailangan ng tulong mula sa kanya. Nang makita si Toya, na masyadong mayabang, ay nagalit si Setsuna at sinampal siya. Tila hindi niya kailangan ng tulong mula sa kanyang mga kaibigan at kaya niyang lutesin ang lahat ng kanyang sarili. Nais ni Setsuna na balaan si Toya na magiging mas malakas siya kung gagawin nila ang lahat ng magkasama. Hindi niya gustong tiisin ito ni Toya ng mag-isa, at si Nana at Miyabi ay sumang-ayon sa kanyang mga salita. Gusto ni Nana na patuloy silang magtulungan tulad ng dati dahil doon sila magiging matatag. Sa wakas, salamat sa mga salita ng kanyang mga kaibigan, nagising si Toya at muling nasa sabik na harapin si Kelvin. Pagkatapos noon, inatake nila si Kelvin gamit ang kapangyarihan ng kanilang magic combo, at siguradong matatabunan siya nito, ngunit nakaligtas pa rin siya.
Pagkatapos nito, nagbigay si Kelvin ng mga tip at komento tungkol sa kanilang mga kahinaan sa kasanayan. Nagulat si Toya kay Kelvin, bakit may kaaway na magbibigay sa kanila ng mga constructive suggestions. Pagkatapos ay nagpatuloy ang laban, at silang apat ay naghagis ng kanilang pinakadakilang kasanayan sa Mahika. Bilang resulta, maaari nilang mahuli si Kelvin at pagkatapos ay gawin itong walang magawa. Pagkatapos, tinukso at inalok siya ni Sera ng tulong, ngunit sinagot niya ito na ito ay simula pa lamang. Di nagtagal, tinawag ni Kelvin ang ilang halimaw ng golem upang mapaglabanan ang kanilang mga pag-atake. Ginamit niya ang mga kasanayan na kinopya niya mula kay Miyabi kanina upang lumikha ng bagong magic sa oras na yun. Gumawa siya ng bagong magic spell para palayain ang sarili mula sa kanilang apat. Si Nana, na napagtanto ito, ay inutusan si Setsuna na salakayin siya at itigil ang kanyang Mahika. Sa kasamaang palad, huli na si Setsuna. Nagawa na pala ni Kelvin na ilabas ang kanilang Mahika sa kanyang katawan. Bukod pa riyan, pagod na siya sa pakikipaglaro sa mga ito, at sa sobrang bilis, madali niyang napatumba ang mga ito. Pagkatapos ay gumanti siya kay Nana sa pamamagitan ng pag-trap sa likod nito ng malakas na binding magic. Si Toya, na nakita ang kanyang tatlong kaibigan na tinalo ni Kelvin, ay labis na nagalit. Hindi nagtagal, inatake siya ni Toya nang hindi nag-iisip, ngunit sa isang atake lang, maaaring maparalisa siya ni Kelvin hanggang sa mawalan ng malay. Ilang sandali pa, natauhan si Toya. Nakita niyang nasa kandungan ni Kelvin ang aliping babae na nakilala niya kanina. Si Toya, na hindi alam na nagpapanggap lamang na kriminal si Kelvin, ay sinubukang iligtas ang bata, ngunit sa halip ay pinagalitan siya nito. Hindi nagtagal, inamin ni Kelvin na sila ng kanyang mga kaibigan ay mga adventurer. Pagkatapos noon, humingi ng tawad si Toya sa hindi nila pagkakaunawaan. Gayunpaman, sinabihan siya ni Sera na huwag mag-alala tungkol doon dahil ang kanilang laban ay sadyang ginawa ni Kelvin. Sa wakas, napagtanto niyang nais ni Kelvin na turuan sila ng leksyon at sabihin sa kanila ang kanilang mga kahinaan. Sinabi ni Kelvin na wala rin siyang pakialam, hanggat si Toya at ang iba ay handang aminin ang kanilang pagkatalo at sinunod ang lahat ng kanyang kagustuhan. Nang marinig iyon, pumayag si Toya. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ang una niyang utos sa kanila ay haborin ang lahat ng kanilang damit, at napasigaw ang apat sa gulat. Kinabukasan, sina Kelvin at Mist ang nag-escort sa mga miyembro ng Kirkazi patungo sa bilangguan sakay ng karwahe na hinihila ng kabayo. Nagpasalamat siya sa paglutas ng problema. Sinabi niya na sisiyasati ng Torix City ang relasyon sa pagitan ng Kirkazi at ng pinuno ng Trisen. Pagkatapos nito, sinamahan ni Kelvin si Toya at ang kanyang mga kaibigan sa pagsasanay. Si Kelvin ay parang mentor sa kanila. Sa kasamaang palad, nang kaharap ang isang higanteng octopus monster, sila ay tila nalulula. Binigyan sila ni Kelvin ng direksyon para harapin ito. Sinamahan pala siya ni na Ethel at Sera. Sa pagkakataong iyon, nagtaka si Sera kung bakit gustong tulungan ni Kelvin silang apat na mag-practice. Sagot niya na gusto lang niyang tulungan ang bayaning pinili ni Melfina. Bukod dito, sila ay nagmula sa parehong mundo tulad niya. Matapos matalo ni Toya at ng kanyang mga kaibigan ang octopus monster, kinain nila ang tanghalian na inihanda ni Ethel. Pagkatapos ay pinag-usapan nila ang mga chismis ng isang babaeng nagngangalang Colette, isang manghuhula at ang nagpatawag sa kanilang apat sa mundo ng isekai. Ayon kay Colette, tumataas ang kapangyarihan ng boss ng dungeon dahil sa paggising ng demonyo. Tinanong ni Kelvin kung paano nila haharapin ang boss ng dungeon gayong nahihirapan na sila sa octopus. Sumagot si Toya na tatakas sila kapag nakatagpo nila ang isang boss ng S-rank dungeon. Mas inaalala niya ang kanyang buhay at mga kaibigan kaysa pilitin ang kanyang sarili na labanan ang mga halimaw na mas malakas kaysa sa kanya. Gayunpaman, si Toya ay patuloy na magsasanay ng husto upang protektahan ang kanyang mga kaibigan. Nang marinig ang sagot na iyon, napangiti si Kelvin. Tila ito na ang hinihintay niyang sagot dahil kahapon, concerned pa rin si Toya sa kanyang ego at laging padalos-dalos sa pagdedesisyon. Pagkatapos ay sinabi ni Kelvin na sa kasalukuyan, nakapasa si Toya sa kanyang pagsusulit sa tanong. Maya-maya pa ay nagpaalam na sa kanilang apat si Kelvin at ang kanyang mga kaibigan. Bago maghiwalay ay binigyan niya sila ng kwintas bilang souvenir.
Nagpasalamat sila at sumakay ng barko patungo sa kabilang kontinente. At ito pala ay alam ni Ethel na ang kwintas ay isang makapangyarihang accessory item. Maaari itong dagdagan ng ilang mga katangian at may mga nakatagong epekto na magiging lubhang kapaki-pakinabang sa labanan. Hindi nagtagal, dumating si Sarah at nagulat si Kelvin. Kumbaga, gusto niyang sabihin na may isang messenger ni Mist na nagbalita na may importanteng tao na gustong makipagkita sa kanya. Nang malaman ito, natuwa si Kelvin dahil hinihintay niya ang sandaling iyon mula pa kahapon. Nahulaan niya na ang mahalagang tao na tinutukoy ni Mist ay ang pinuno ng Torek, at malamang na makakuha ng regalo mula sa kanya si Kelvin. Binalak sana ni Kelvin na humingi ng bigas bilang regalo niya sa pinuno ng Torek dahil iyon lang ang pakay niya sa lungsod. Pagkatapos nito, pumunta si Kelvin at ang kanyang mga kaibigan sa isang palasyo na sa tingin niya ay katulad ng kaharian sa Japan. Ayon kay Gerard, ang unang hari at ang bayani ng Torek ay nagmula sa ibang mundo, kaya may posibilidad na ang hari ng Torek ay nagmula sa Japan at nagtayo ng isang palasyo na katulad ng sa kanyang orihinal na mundo. Kahit na sa pagpasok nila sa palasyo, ang silid ng hari ay inilagay sa tatami. Dahil Japanese si Kelvin, marunong siyang kumilos at umugali sa harap ng hari. Nang iangat ang kurtina ng trono, lumabas na ang pinuno ng Torek ay isang babaeng nagngangalang Tsubaki Fujiwara. Ang kanyang mga tauhan ay tila humanga sa napaka-eleganteng hitsura ni Sarah dahil si Sarah ay anak ng isang maharlika at anak ng isang hari ng demonyo. Di nagtagal, nagpasalamat si Reyna Tsubaki sa kanila at hiniling na huwag maging matigas sa harap niya. Plano niyang bigyan ng malaking regalo si Kelvin at ang mga kaibigan nito, at ibibigay niya ang anumang hiling nila. Pagkatapos ay walang pakundangan na sumagot si Kelvin na gusto niya ng bigas mula sa Torek dahil hindi kailanman nagbibenta ng bigas ang Torek sa ibang mga rehiyon. Nagulat si Queen Tsubaki sa pagnanais ni Kelvin na itinuturing na walang halaga, kahit na maaari itong humingi sa kanya ng isang posisyon o ari-arian. Ngunit sumagot siya na sila ay mga adventurer na nagustuhan ang kalayaan, samantalang ang mga bagay tulad ng posisyon at kayamanan ay nagpapanatili lamang sa kanila na nakatali sa isang lugar. Nang marinig ang sagot ni Kelvin, tumawa ng may kasiyahan si Reyna Tsubaki. Naisip niya na si Kelvin at ang kanyang mga kaibigan ay tulad ng ibang mga bayani na naghahanap ng labis na gantimpala. Pinagbigyan niya ang kanyang kahilingan, maging siya ay magbibigay sa kanila ng bigas ng libre tuwing kailangan nila at nagpadala ng stock ng mga supply ng bigas para sa kanila. Napaghandaan na pala ni Reyna Tsubaki ang kanilang masarap na pagkain. Tuwang-tuwa si Kelvin na nakahanap ng kanin at Japanese-style side dishes. Nang hindi naghintay ng mahabang panahon, nilamon niya ang lahat ng pagkaing nakahain. Si Ethel, na nakita siyang tuwang-tuwa, ay nagkusang magtanong sa chef tungkol sa recipe sa palasyo. Parang gusto niyang makapagluto ng Japanese specialties para kay Kelvin, habang umiinom ng sake sina Gerard at Sarah hanggang sa malasing. Makalipas ang ilang araw, napag-aralan ni Ethel ang lahat ng Japanese-style cuisine. Maging si Reyna Tsubaki ay tila nagustuhan ang luto ni Ethel. Mas masarap daw ang luto ni Ethel kaysa sa Royal Chef. Humingi siya ng pahintulot kay Kelvin na panatilihin si Ethel sa palasyo at inalok silang lahat ng trabaho sa palasyo. Magalang na tinanggihan ni Kelvin ang kanyang kahilingan, ngunit ipinagpatuloy niya ang pagpapakalma sa kanya at hiniling na pakasalan siya nito upang maalagaan niya ito araw-araw. Pagkarinig nito, napatingin siya kay Ethel dahil nakaramdam siya ng aura na gustong pumatay sa kanya. Pagkatapos nito, bumalik silang lahat sa Parth gamit ang magic portal. Pagdating sa Parth, bumili si Kelvin ng bagong bahay dahil sa tingin niya ay napakaliit nito para manatili silang lahat sa Oyomura. Medyo malaki ang bago niyang bahay, parang palasyo na maraming kwarto. Nang makita ito ay nakaramdam ng labis na kasiyahan si Sarah at pinili ang silid na akma sa kanyang kagustuhan, habang si Ethel naman ay pinili ang katabi ng kwarto ni Kelvin. Samantala, pinili ni Clotho na manatili sa bakuran. Tila mas gusto ni Clotho na nasa ligaw kaysa sa loob ng bahay. Bukod pa riyan, kumuha si Kelvin ng isang katulong upang tulungan si Ethel sa kanyang gawain, at ang kanilang kasambahay ay isang ina na nagngangalang Eli at isang anak na babae na nagngangalang Luca, na kanilang iniligtas habang nasa Torek kahapon. Gabi na nang nagpapahinga sila, biglang naramdaman ni Kelvin ang presensya ng taong hinihintay niya, si Melfina. Mukhang miss na niya ito na ilang araw nang nawala.
Sinabi niya sa kanya na sa pagkakataong ito ay makikita na niya ang kanyang anyo. Alam niyang tinawag siya nito. At sigurado, lumitaw si Melfina sa napakaganda at eleganteng anyo. Maging si Kelvin ay nakaramdam ng awkward nang makita ang kanyang anyo. Pagkatapos, inaasar niya ito, na mukhang nahihiya. Kinaumagahan ay sabay-sabay silang nag-aalmusal. Mukhang masaya si Melfina sa masarap na pagkain ni Ethel. Sa kabilang banda, natarante si na Gerard at Sarah sa kanyang presensya na hindi pa nila nakita. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang kanyang sarili sa kanila at, kasabay nito, sinabi sa kanila na ito ang kanyang tunay na anyo. Pagkatapos, binigyan ni Melfina ng regalo si Kelvin para sa matagumpay na pagpapatawag sa kanya na isang protection magic. Kung gagamitin niya ang salamangka na ito, maiiwasan niyang masugatan ng nakamamatay isang beses sa isang buwan, kaya hindi na niya kailangang mag-alala kung may hindi inaasahang pag-atake. At ang pinakamahalaga ay ang pangalawang kakayahan, maaari siyang magpatawag ng isang bayani mula sa ibang mundo. Maya-maya pa ay nakitang lumalaban si Melfina kay Sarah. Parang balanse ang lakas nilang dalawa. Tila, pareho silang tumataya na ang mananalo ay matutulog sa tabi ni Kelvin. Samantalang si Kelvin mismo ay naguguluhan pa rin kung tatawagan ba niya ang bayani ngayon o hindi, dahil isa itong tao na ipapatawag mula sa ibang mundo, kaya ayaw niyang magsama ng walang ingat sa mundong iyon. Lumapit sa kanya si Melfina, na nakahalata sa pagkalito ni Kelvin, at pinakiusapan itong magkausap. Noong una, sinabi niya sa kanya ang tungkol sa pagkakaroon ng isang hari ng demonyo na may dalawang espesyal na kakayahan, ang una ay maaaring umunlad at magagawang baguhin ang personalidad ng iba. Ang pangalawa, ang demonyong Panginoon, ay immune sa pinsala. Pagkarinig nito ay nagulat si Kelvin. Tinanong niya kung paano siya talunin kung ang hari ng demonyo ay immune sa pisikal na pag-atake. Sumagot si Melfina na isang bayani lamang ang makakapagtanggal ng espesyal na kakayahan ng hari ng demonyo, kaya kailangan talaga sa isekai ang pagkakaroon ng mga bayani. Gayunpaman, nag-aalangan pa rin si Kelvin na magpatawag ng isang bayani, tulad ni Toya at ng kanyang mga kaibigan, na ipinatawag sa isekai ng walang pahintulot, at sa palagay ni Kelvin, hindi ito isang magandang bagay. Pinayuhan ni Melfina si Kelvin na gumamit ng reincarnation type summon, kaya ipapatawag na lamang niya ang mga espiritu ng mga patay mula sa mundo ng mga tao para hindi pilitin ang mga nabubuhay tulad ni Toya at mga kaibigan nito. Gayunpaman, ayon sa kanya, ang reincarnated type summon na ito ay mangangailangan ng maraming mana kumpara sa isang buhay na summon ng tao. At ang uri ng reincarnation ay may mga pakinabang nito. Ang mga bayani na ipapatawag ay maaaring pumili ng kanilang hitsura, edad, at kakayahan ayon sa kanilang kagustuhan, tulad ng nangyari kay Kelvin. Matapos makinig sa paliwanag ni Melfina, noong gabing iyon, nagpa siya si Kelvin na magpatawag ng isang bayani gamit ang reincarnation type. Inilabas niya ang kanyang lakas para ipatawag ang bayani. Nais niyang dumating ang pinakamalakas na bayani. Nang hindi naghintay ng mahabang panahon, isang babaeng nagngangalang Psyche Rio ang lumitaw sa kanyang harapan. Napakasaya niya matapos malaman na siya ay muling nagkatawang tao sa mundo ng isekai. Umiyak siya at niyakap siya ngunit nakatulog, at biglang nakatulog din si Kelvin. Mukhang marami na siyang nagamit na mana para isummon siya. Hating gabi ay biglang nagising si Rio mula sa kanyang pagtulog. Hindi pa rin siya makapaniwala na nakatira siya ngayon sa isekai. Tumakbo siya sa bakuran, at hindi nagtagal, lumitaw si Kelvin na sumalubong sa kanya. Humingi siya ng paumanhin kay Rio sa pagiging mapangahas at tinawag siya sa isekai nang hindi muna humihingi ng pag-aproba. Pero hindi ito pinansin ni Rio. Siya ay nagpapasalamat na mabuhay muli sa isang bagong mundo. Sa nakaraan na buhay pala ay may napakalubhang karamdaman si Rio kaya hindi na siya lumabas ng bahay dahil nakahiga lang siya sa kama. Ang kanyang pang-araw-araw na gawain ay pagbabasa lamang ng mga nobela ng pakikipagsapalaran, kaya't napakasaya niya sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Gaman ang pakiramdam ni Kelvin nang marinig ang pahayag nito, sa kanya itinuring na nakababatang kapatid si Rio. Kinaumagahan ay nagising si Kelvin na napapaligiran ni Sarah, Melfina, at Luca, na natutulog sa kanyang kama. Matapos ang laban ni Melfina at Sarah ay nauwi sa tabla, nagpa siya silang matulog nang magkasama sa kanyang silid. Kinabukasan, dinala silang lahat ni Kelvin sa gitna ng kagubatan sa umaga upang manghuli ng mga halimaw,
kabilang sina Luca, Eli, at Ryan. Gusto na pala niyang itaas ang level nila na mababa pa, pero dahil sa grupo sila manghuli, hindi na kailangan ni Luca, Eli, at Ryan ng kahit ano para makuha ang XP nila. Nakaupo lang sila habang pinapatay ni Nasera, Clotho, at Gerard ang mga halimaw. Nang marinig iyon, nakaramdam sila ng labis na kasiyahan at tinugis ang mga halimaw sa kagubatan. At sigurado, mabilis na tumaas ang antas ni Luca, Eli, at Ryan. Biglang naramdaman ni Ethel ang hangin ng isang mabagsik na halimaw sa kanilang paligid, na isa pala itong Shadow Wolf na halimaw. Sinadya ni Kelvin na gawing alaga niya ang halimaw na magiging kaibigan ni Ryan. Pagkatapos ay madali niyang pinatay ang Shadow Wolf at ginamit ito at nawala. Pagkatapos noon, tinawag ni Kelvin ang nakakatakot na Shadow Wolf at naging cute na lobo. Nang makita ito, tuwang-tuwa si Ryan at Luca. Pareho nilang niyakap at hinimas ang Shadow Wolf. Maya-maya pa ay naramdaman ni Ethel ang presensya ng ibang tao sa kanilang lugar. Ang dumating pala ay si Erd at ang kanyang mga kaibigan. Gusto nilang tapusin ang Adventurer Rank Up Test para umangat sa B Rank. Labis na inggit ang grupo niya kay Kelvin na laging napapaligiran ng magagandang babae, samantalang sila ay nakikipagkaibigan lamang sa mga lalaking nakakainis ang mukha. Pagkatapos noon, umalis sila roon para manghuli ng mga halimaw, ngunit lahat pala ng halimaw sa kagubatan ay kinatay ni Sarah, Gerard, at Clotho. Dahil dito, wala man lang natanggap na halimaw ang grupo ni Erd kaya hinanap siya ni Kelvin para humingi ng tawad sa pagsira sa plano ng grupo niya. Ngunit hindi ito pinansin ni Erd. Sa halip ay binati niya si Kelvin, na tinanggap para sa S-Rank Adventurer Exam. Nang marinig ito ni Kelvin ay nataranta. Pagkatapos nito, bumalik si Kelvin at ang kanyang mga kaibigan sa kanyang bahay upang paliguan ang kanyang bagong alaga na si Alex. Sa oras na iyon, napagtanto ni Kelvin na siya ay niloko ni Leo, na nagbigay ng pagsusulit sa Adventurer ng S-Rank nang hindi muna sinasabi sa kanya. Pagkatapos maligo ay niyaya ni Ryan si Alex na maglaro hanggang hapon, at nakatulog sila. Kinagabihan ay lumabas ng kwarto si Kelvin dahil naramdaman ni Sarah ang presensya ng mga misteryosong tao sa paligid ng kanyang bahay. 14 na tao pala sila. Ngunit nang suriin ito ni Kelvin, mababa pa rin ang kanilang antas, at ang kanilang pinuno lamang ang may mataas na antas. Inutusan ni Kelvin sina Ryan at Alex na harapin sila. Gusto niyang matutong lumaban si Ryan para magkaroon ng karanasan, pagkatapos ay ibibigay niya ang kanyang espada para magamit ni Ryan. Ang mga nanghihimasok pala ay assassin members ng Trisen Kingdom, ayaw nilang hadlangan ni Kelvin ang mga plano ng Trisen na pamunuan ang mundo, kaya sinadya nilang patayin siya. Gayunpaman, sa sandaling makapasok ang mga nanghihimasok sa bakuran ni Kelvin, lumabas sina Ryan at Alex upang harapin sila. Bagamat mukhang matigas pa rin ito sa paggamit ng espada, madali silang natatalo ni Ryan. Iniisip ni Sarah na mayroon siyang pambihirang S-Rank Sword Technique na kwalipikasyon, lalo na kapag si Gerard ang kanyang tagapagsanay. Matapos matalo ni Ryan ang lahat ng nanghihimasok, pinuntahan ni Kelvin ang pinuno ng assassin, at napagtanto ng lalaki kung gaano kakilakilabot si Kelvin. Samantala, sa Trisen City, tila may mahalagang pagpupulong si Emperor Zal sa kanyang mga general. Tila nag-aalala sila na ang pagkakahuli kay Kristoff kahapon ay maaaring makagambala sa kanilang mga plano upang sakupin ang mundo. Pagkatapos ay iminungkahi ng isa sa mga general na salakayin nila ang ibang mga kaharian at palawakin ang kanilang teritoryo gamit ang puwersang militar. Nang marinig ito, sumang-ayon ang ibang mga general, at ang ilan ay tumanggi. Hanggang sa wakas, kailangan nila ng isang huling boto. Sa kasamaang palad, hindi dumalo sa pulong ang lalaking general na nagngangalang Cliff. Sa wakas, inutusan ni Emperor Zal ang kanyang mga tauhan na ipatawag si Cliff, na natutulog kasama ang maraming babae sa kanyang silid. Kinaumagahan, pumunta si Kelvin at mga kaibigan sa isang nayon ng elf na matatagpuan sa hangganan ng Trisen Kingdom sakay ng karwahe na hinihila ng kabayo. Nagkaroon ng oras si Leo na sabihin sa kanya na madalas may maliliit na salungatan sa pagitan ng Trisen at ng mga karatig na kaharian ito sa hangganang lugar na iyon, bukod pa ang kaso ng pagbili at pagbibenta ng mga alipin ng elf, na lalong nakakabahala. Inutusan ni Leo si Kelvin na imbestigahan ang kaso.
Kasabay nito, nakatanggap si Kelvin ng imbitasyon mula kay Haring Leonard mula sa Dress Kingdom na kumuha ng S-Rank Adventurer Exam. Nang nalaman nito, nagulat ang mga kaibigan niya dahil sa kung paano nakakuha ng imbitasyon si Kelvin mula sa isang hari. Hindi nagtagal, ang kanilang karwahe ng kabayo ay nakatanggap ng bigla ang pag-atake mula sa labas. Mula pala sa mga elf ang pag-atake. Pagkatapos, ipinakita ni Kelvin sa kanila ang opisyal na liham ni Haring Leonard at nagpakilala. Matapos marinig ito, lumabas ang lalaking elf leader na nagngangalang Neres dahil sa tingin niya ay mali ang ginawa niya kay Kelvin. Biglang nabigla si Neres nang makita niya si Ethel at tinawag siya ni Neres sa pangalang Rumol. Pagkatapos noon, pumunta sila sa bahay ni Neres para mag-usap. Tila curious si Kelvin sa mga katotohanan tungkol sa pagkakakilala nina Ethel at Neres. Dahil nawalan siya ng alaala sa simula pa lamang bilang isang alipin. Maya-maya, nagsimulang magkwento si Neres, 20 taon na ang nakalilipas, ang nayon ng elf ay inatake ng isang napakalupit na Fire Dragon King. Hindi naintindihan ng dragon at naisip na iniinsulto siya ng isang elf. Pagkatapos, sinadya niyang sirain ang kaharian ng elf at sirain silang lahat. Ngunit isang elf ang lumapit upang pigilan ang dragon, si Rumol, hiniling ng dragon sa kanya na maging asawa niya, at nangako siyang kalimutan ang lahat ng kanyang sama ng loob. Pagkatapos ay nagboluntaryo si Rumol na kunin at pakasalan ang Fire Dragon King para sa kaligtasan ng kanyang nayon, ngunit makalipas ang ilang taon, natagpuan nila ang kanyang bangkay sa gitna ng kagubatan, at walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa kanya. Inakala ni Kelvin at ng iba pa na si Rumol ang nanay ni Ethel dahil magkahawig sila ng pisikal. Ngunit itinanggi ito ni Melfina dahil si Ethel ay isang kalahating tao na elf, ibig sabihin ay dapat tao ang kanyang ama, hindi dragon. Pero mukhang wala namang problema si Ethel dahil ramdam na niya na may bagong pamilya na siya na kayang tanggapin siya kung ano siya, sina Kelvin at mga kaibigan nito. Sinabi ni Ethel na tinuring niya sila na parang sarili niyang kapatid. Nang marinig ang pahayag na iyon, napaluha sina Sarah at Ryan habang nakayakap sa kanya. Pagkatapos noon, tinalakay ni Kelvin ang kanyang misyon. Ang nayon ng elf ay inatake ng mga halimaw ng 3 beses sa lalong madaling panahon, at marami sa mga mamamayan nito ang kinidnap. Kahit na si Neres mismo ay nagdakip ng barrier upang hindi makapasok ang mga halimaw sa nayon, mukhang walang epekto iyon. Nag-alok si Kelvin na tulungan silang mag-set up ng isang barrier at bitag para sa mga halimaw. Tuwang-tuwa si Neres sa kanyang alok at pumayag. Pagkalipas ng ilang araw, hindi kalayuan sa nayon ng elf, mayroong isang grupo ng mga halimaw kasama ang ilang tropang militar mula sa Trisen Kingdom. Sila pala ang may pakananang pag-atake sa nayon ng elf. Sina Kelvin at Ethel, na naghihintay sa kanilang pagdating, ay sumalakay sa mga tropa mula sa malayo, habang ang nayon ng elf mismo ay pinalakas ni Kelvin. Sinabihan niya si Melfina na gumawa ng fog barrier para hindi ito makita sa labas, at napatibay ang dividing wall ng village. Samantala, si Gerard ay may tungkulin sa pagbabantay sa tarangkahan, at ang pangkat na umaatake ay pinunan nina Melvina, Sarah, Ryan, at Alex. Hindi nagtagal, bumulusok sila nang hindi naghintay ng matagal at winasak ang mga tropa ng kaaway. Sa wakas, kinailangang ilabas ng desperadong commander ng kaaway ang kanilang mga alas sa pamamagitan ng pag-summon sa isang higanteng halimaw na S-rank. Matapos makita ang halimaw, inutusan ni Melfina sina Ryan at Alex na harapin ang halimaw dahil gusto niyang makita ang pag-unlad ni Ryan, na masigasig na nagsasanay kasama si Kelvin at ang iba pa. Alam iyon, nasasabik si Ryan na harapin ang halimaw, ngunit nabasag ang kanyang espada nang salakayin niya ang halimaw. Tila masyadong matigas ang balat ng halimaw. Bukod dito, ang suntok ay napakalakas. Kung siya ay matamaan, maaari siyang mamatay kaagad. Mukhang hindi pa rin sumusuko si Ryan. Naglabas siya ng 3 espada ng sabay-sabay para salakayin muli ang halimaw, 2 espada ang ginamit niya, at 1 espada ang ginamit ni Alex. Sa isang combo attack mula sa kanila, nagawa niyang saktan ang halimaw gamit ang kanyang electric sword move. Ngunit bago bumagsak ang halimaw, sinabihan siya ng commander na magpalit ng anyo, at agad na naging isang higanteng nakakatakot na hari ng apoy ang halimaw. Mukhang hindi naman nag-aalala sina Melfina at Kelvin tungkol doon. Naniniwala sila na kayang talunin ni Ryan ang halimaw.
At sigurado, sa isang huling pag-atake, madali niyang malipol ang halimaw. Tuwang-tuwa siya at niyakap si Melfina. Samantala, sumulpot si General Cliff sa kinaroroonan nina Ethel at Kelvin at bigla silang inatake. Alam ni Kelvin na hindi ordinaryong tao si Cliff at napakalakas. Gayunpaman, naakit si Cliff sa kagandahan ni Ethel at hiniling sa kanya na maging kanyang alipin. Kinagamit ni Cliff ang kanyang eye-binding move upang maapektuhan si Ethel, ngunit ang kanyang magic ay hinarang ni Kelvin. Bago magsimulang lumaban, tinukoy muna ni Kelvin ang lakas ni Cliff. Medyo nagulat siya matapos malaman ang level at status ni Cliff. Isa pala si Cliff sa mga taong nag-reincarnate mula sa ibang mundo sa Isekai, tulad niya. Maya-maya, inilabas ni Kelvin ang kanyang apat na magic spears nang magsimula ang laban nila, at umatake kay Cliff. Pero nakayanan niya ang pag-atake ni Kelvin gamit ang malakas niyang protective barrier, kaya matindi ang laban. Inatake niya ng tuluyan si Kelvin. Wala siyang pakialam kung tumama man ang mga atake niya sa kanyang mga tropa. Nang makita iyon ay naiinis si Kelvin sa kanyang ugali hanggang sa magkasagupaan sila sa ere. Nagawa ni Kelvin na saktan ang mukha ni Cliff kahit na kailangan niyang mabali ang magic spear niya. Galit na galit si Cliff nang nasugatan ang gwapo niyang mukha. Inilabas niya ang pinakamalakas niyang atake para talunin si Kelvin. Inilabas ni Cliff sa kanyang barrier ang isang napakalaking bagyo, kaya nawasak ang lahat sa paligid niya. Pagkatapos, kinuha ni Kelvin ang kanyang bagong S-rank na sibat at hinampas ito kay Cliff ng buong lakas. Bilang resulta, ang pag-atake ay nagawang gumawa ng malubhang pinsala kay Cliff, maging ang kanyang binti ay naputol. Sa pagkakataong iyon, umiyak si Cliff at humingi ng tawad kay Kelvin, ngunit wala siyang pakialam at balak pa rin niyang patayin si Cliff. Hindi nagtagal, dumating ang isa sa mga general ng Tricen at tinulungan si Cliff. Umalis silang dalawa sa presensya ni Kelvin. Kasabay nito, ipinaalam nina Ethel at Gerard sa mga taga-Nayon na ligtas na silang lahat ngayon. Pagkatapos noon ay sumunod naman sa kanila si Kelvin at ang iba pa. Nagdaos sila ng malawakang party para ipagdiwang ang pagkapanalo ni Kelvin. Sa Tricen Kingdom, nakita si Cliff na gumaling na sa kanyang mga sugat. Ngunit tila, siya ay pinahirapan ng kanyang mga kaibigan at ginamit bilang pang-eksperimentong materyal. Tila gusto nilang saliksikin ang mga katawan ng mga taong muling nagkatawang tao mula sa ibang mga mundo. Samantala, si Kelvin at ang kanyang mga kaibigan, na natapos na ang kanilang party sa village ng elf, ay biglang nilapitan ng isang anak na babae ng isang elf, na niyakap siya. Noong una, akala niya ay gusto lang magpasalamat ng bata, ngunit ang babae pala ay si Haring Leonard mula sa isang disguise na damit at nagpalit ng anyo upang magsiyasat at magsuri. Sinabi ni Haring Leonard kay Kelvin na nakapasa silang lahat sa pagsusulit sa S-rank, at iniimbitahan si Kelvin sa opisyal na seremonya ng pag-promote sa S-rank. Magkakaroon ng labanan sa pagitan ng mga S-rank adventurer, at si Kelvin ay hihilingin na sumali sa laban. Pagkarinig nito, masayang tumawa si Kelvin dahil isa siyang battle maniac, lalo na kapag nakaharap ang mga kaaway na mas malakas kaysa sa kanyang sarili. Hindi naghintay ng matagal, tumungo sila sa Dress City upang lumahok sa seremonya at makipaglaban sa iba pang malalakas na tao. Ito na ang katapusan ng anime. Ang moral na matututuhan sa anime na ito ay kapag gumagawa ng teamwork, dapat unahin natin ang kanilang kaligtasan, hindi tulad ni Cliff na naglalabas lamang ng kanyang mga atake at galit na walang pakialam sa kaligtasan ng kanyang team.